Humihingi po ng public apology ang singer-actor na si Jano Gibbs mula sa Quezon City Police District dahil sa naging paghawak nito sa kaso ng pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez. Naglabas din siya ng sama ng loob sa mga malisyoso umanong mga vlogger na pinagkakitaan daw ang nangyari sa kanyang ama. Nakatutok si Mark Salazar. Galit habang nagluluksa ang aktor at singer na si Jano Gibbs sa kanyang pagharap sa media. Mali raw ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng pagkamatay ng kanilang ama, ang aktor na si Ronaldo Valdez. Tumagdag pa ang mga malisyosong content ng ilang vloggers tungkol sa nangyari. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Pinakamabigat na sinisingil ni Jano Gibbs sa PNP ang pagkakalik ng maselang video ng kanyang amang nakahandusay noong December 17. Video na kumalat sa social media. Ang sabi noon ng Quezon City Police, ang video ay kuha ng mga pulis na rumisponde sa bahay ni Jano bilang bahagi ng case documentation. Pero aminadong hindi ito dapat kumalat. Inirereklamo rin ni Jano ang pag-leak ng kanyang salaysay at ang larawan habang pinaparafin test siya. Same day pa lang yun. So I told the police I was with. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ang sagot sa akin, ako sir, hindi natin may iwasan yun eh. Kasi pinapasa talaga namin sa mga superiors. And also our address, which endangered us. Kasi nandun yung address, full address namin. Aba, may camera crew dun na nakagan sa second floor na nakunan ako nagpaparafin. So nagalit yung doktora na nagpaparafin. Sabi niya, sino yun? Habulin nyo. Ganun. Hinabol nila, bumalik, wala na po eh. Sabi ng doktora, sino ang tao sa baba? Wala po. Wala po ang tao sa baba. So anong klaseng police station yun? Walang bantay. Sabi pa ni Jano, tila hindi rin daw maayos ang ginawang pagproseso ng pulis sa crime scene. After 9 days, they text to retrieve the slug. The slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun nung araw na yun. Dami nyo ah. Anong pinrases nyo? Diba? 9 days after na, ay, yung slug nga pala. Diba? Tapos, hiningan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo eh. Wala rin daw awa ang ilang netizen sa pag-imbento ng intriga at malisya sa kwento sa ngalan ng likes at shares. I'd like to call out some of the vloggers. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Laki ng kinita mo, pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko 'yon dahil kailangan ko ng pera. Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers? Sa mga tinutukoy na vloggers, mas nagpakita ng higit na galit si Jano. Sa kanilang lahat yung mga binanggit ko and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagbasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, f*** you. Hindi alam ni Jano kung paano hahabulin ang mga vlogger na wala namang pagkakakilanlan. Pero kahit ang mga natukoy ng mga pulis na may kinalaman, hindi na rin daw niya kakasuhan. Pag nag-file kami and stuff, I will have to reenact again. Ikukwento ko na naman and mas trauma pa. Hindi pa nga kami nakakabangon. Ang hinihingi na lang daw ng pamilya ay ang pag-amin ng mali ng PNP at isang public apology. Hininga namin ng pahayag ang Quezon City Police.
Tayo ay tauspusong humihingi ng paumanhin sa lahat ng pamilya ng Gibbs, ganun din sa kanilang mga kaibigan, dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong paglabas ng video. Kanina naman, right after the press conference, ay nakausap kami ni Mr. Jano Gibbs sa telepono at doon ay naipahatid ko personally yung aming paghingi ng paumanhin.